Timing, basta ulitin ko, yung nasa gitna yung go hit, dito yung timing mark, ito yung timing mark, kasi... Kasi kung hindi mo ma-timing yan, magkaumpugan yung ano, John, yung... Try natin mga kapawis. Magkaumpugan yung sigonyal at saka yung balanser. Kailangan siya nakatiming kasi pag nakatiming mo yan, ito na naka... Ganyan, nakatap dead niya kasi ang piston nandito, nakatap dead center. Yun sinasabing TDC or top dead center. Tapos, yung position naman ng cam doon sa taas, pag ikabit mo ng head, kailangan... naglalaro tamang posisyon bago mo i-timing yung cam sprocket. Kailangan talaga niyan dito yung plaster niya. Ito kailangan yung plaster, kailangan naka neutral. Tapos yung pagkabit ng kick assembly niya. Tapos pag halimbawa ito, ikabit natin to. Pagkatapos yan, ikabit mo yung ano, ito yung oil pump gear, tamang pagkabit, kailangan malambot. Lambot siya. Kailangan pala ikabit kanyutral talaga? Oo, kailangan yan. Kanyutral, para makuha mo yung tamang timing. So dito, katagalan, mamaster mo lang yan. Kailan dito, habang nag-video ka, nanood ka. Ito, halimbawa, kalasin ko to. Hawakan mo dito, iangat, hilain. Na. Pag kumalas na siya, silahin mo itong spring. Kutin niya. Ang pagbalik mo naman ito, iganyan mo, ipasok mo dito. Ganyan yan siya. Ipasok, no? Ipasok mo itong spring, itulak mo itong spring gamit ng kamay. Itulak mo ganyan. Pag tulak mo ganyan, so huwag mo na ipakagat sa transmission gear. Kailangan dito yung kamay mo. Tapos, ikot. No, pag-ikot, sabay tulak. Yan. Para pag mukik ka na, ganyan-ganyan lang yan. Yan, yan yung tama. Kailangan yung tamang posisyon. Dito, tama ito. Okay siya. Kanitral. Kasi pag mukik yan, pag halimbawa takpan yan, pag kikik yan, sumasabay ito. Kasi yung pinaka-kikasimbi na gear niya, nagkaroon ng contact doon sa output gear para umiikot. Kasi pag yan niya, pak, kumakagat yan. Pagkagat dito, no, nakagat yan. Connection dito rin sa timing gear. Paganahin yung sigunyal. Ano yun? Kasimple. Dito naman, ang pagkabit, unahin mo to. Tatandaan mo lagi may marking. Tapos naka-usli ng mahaba yung timing gear sa balancer. Ito yung sa balancer gear. So ngayon ilagay natin kasi may kunya na yan. Ilagay natin kunya para ready. Yan. Okay, nalagay natin yan. Paglagay natin yan, nandyan yung marking. So, itulak mo sa paganyan. Pero bumababa yan eh. Ngayon, mayroon itong kunya, ilagay mo to. Tatandaan mo lagi to, Romite, yung mga number dito na hindi siya, walang usli siya. So, dito yan sa may sa sigonyal, ano niya, timing gear. Ito, pasok mo siya dyan sa kunya, alalayan mo lang para plaster, okay? Idiin. Pagkatapos, ikutin mo to, itong marking, itapat mo dito. Ganyan. Okay, yun yung tamang pagkabit. Ganyan, kabit na yan. No? Nakatiming, nakatiming. So, isunod natin yung isang gear, connection sa clutch housing yan. Ipasok po rin dito kasi mayroon siyang tunya. Dito yun. Okay. Pagkatapos yan, ilagay mo yung tumakapal ng washer. Sundan mo yung manipis na washer.
Tapos ilagay mo yung pinaka nut, yung castle nut. Okay. Mamaya natin higpitan. Katapos yan, ilagay mo ito. Huwag makalimutan yung pinaka bolt niya dito. Tapos may washer, may pailalim. Mayan natin yan o yan. Pagkatapos mo dito, mayan natin paglipitan. Ngayon, ilagay mo tong oil pump gear. Okay, oil pump gear, kailangan malambot. Pagkatapos yan, ilagay mo ito yung washer na mas makapal. Iuna mo to. Sunod mo yung bushing, clutch housing bushing. Okay. Pagkatapos, isunod mo yung clutch housing. Pagsunod yung clutch housing, habang pinapasok mo dito gear, tapos galawin mo yung yan. Okay na. Pagkatapos, ilagay mo yung clutch housing washer na medyo manipis. Okay. Pagkatapos yan, ilagay mo to, kailangan yung lining. Okay. Ang lining, ilagay mo siya. Galaw-galawin mo lang. Pumasok. Ayan. Lagay natin to. Lagay. May lagay mga spring. So hanggang dito nating video mga kapawis, abangan natin yung part 2.